Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito po sa bahagi ng Mindanao. Ang ITCZ ay yung linya kung saan nagsasalubong yung hangin mula sa northern and southern hemispheres. Kahit kung makapansin po ninyo, may mga kumpul ng ulap na siya nagdadala ng mga pag-ulan. Habang dito sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally mainit at merong mga pag-ulan lalo na sa hapon hanggang sa gabi ang mararanasan pa rin. Bagamat hanggang weekend ay wala tayong bagyo na asahan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, aktibo pa rin po yung Intertropical Convergence Zone. So somewhere along this line sa may silangan po ng Mindanao, possible tayo na magkaroon ng mga cloud clusters or worst case scenario, mga circulation at low pressure area. Ngayong araw po, dahil sa ITCZ, affected na po ng mga pag-ulan ang Palawan. So asahan pa rin ang maulap na kalangitan, lalo na sa may central and southern parts of Palawan, nasasamahan pa ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, so pinag-iingat po natin sila sa mga posibleng pagbaha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon ngayong umaga, generally fair weather conditions po tayo or maraming lugar naman ang magiging maaraw at minsan bahagyang maulap ang kalangitan. Pagsapit naman ng tanghali, magiging cloudy na dito sa may silangan or kanlurang bahagi ng Luzon, particularly sa Ilocos Region at mga probinsya ng Apayao, Apra, and Benguet. Pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, magkakaroon na ng mga localized thunderstorms o mga pulupulong pag-uulan, lalo na dito sa may Ilocos Region pa rin, sa buong Cordillera Region, maging sa Zambales, dito rin sa may Occidental Mindoro, at maging sa halos buong Bicol Region. Over Metro Manila at mga kalapit na lugar pa rin, halos similar conditions as yesterday, so asahan pa rin po yung mga pulupulong pag-ulan pagsapit ng hapon. Sa ating mga kababayan po, dito sa Zamboanga Peninsula, meron na tayong mga kaulapan at mga pag-uulan as early as this morning. Epekto pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone. So pinag-iingat pa rin natin sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. Dito naman sa may Sulu Archipelago, particularly sa may Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, as early as this morning, meron na rin mga pag-ulan. Epekto rin po yan ng ITCZ. Then pagsapit, dito naman sa may natitirang bahagi po ng Mindanao as well as the entire Visayas, for this morning ay generally fair weather conditions naman po tayo. Pagsapit ng tanghali, magiging maulap na rin dito sa may bahagi po ng Western Visayas and Eastern Visayas. Then sa hapon hanggang sa gabi ay mataas na ang tsansa ng mga pag-uulan o yung mga localized thunderstorms sa buong Visayas, gayon din po sa may Caraga Region, Northern Mindanao, habang dito naman sa mga nabanggit natin na magkakaroon ng pag-ulan sa umaga ay bubuti na ang panahon ng bahagya. Ngayong araw at maging hanggang sa weekend ay wala naman tayong nakataas na gale warning o wala tayong itataas na mga sea travel suspensions. Asahan lamang po no, kalahating metro hanggang minsan ay 2 metro ang taas ng mga alon ng mararanasan kapag meron tayong mga thunderstorms sa buong bansa. Sa susunod pa na 3 araw, over here in Metro Manila, fair weather conditions naman tayo or magiging maaraw ang umaga na sasama ng may kainitan na tanghali na hanggang 33 degrees Celsius. Pagsapit naman po ng hapon from around 3 p.m. hanggang 7 p.m. ay possible yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na wala namang kinalaman sa low pressure area or bagyo. Sa ating mga kababayan at sa mga mamamasyal po sa Baguio City, very ideal pa rin po ang mamasyal mula Sabado hanggang Lunes. Wala tayong inaasahang malakas na mga habagat po or southwest monsoon. Generally fair weather conditions po tayo sa umaga hanggang sa tanghali. Pero sa hapon hanggang sa gabi, nagiging maulap na at nagkakaroon ng mga pulupulong pagkinlat pagkulog. Sa ating mga kabayan, hindi lang dito sa Legazpi City, but for the entire Bicol Region, asahan po natin Sabado at Lunes, fair weather naman tayo or magiging bahagyang maulap at minsan lamang nagiging maulap ang kalangitan. May chance ng mga pag-ulan lalo na sa hapon. Pero pagsabit po ng Linggo, araw ng kalayaan, mostly cloudy skies tayo as early as morning. May mga kaulapan na at possible yung mga dagdiang pag-ulan, dulot lamang ito pa rin ng localized thunderstorms. Sa atong mga ka-XO-nan din ha, sa Metro Cebu, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan sa susunod pa na 3 araw. Meron chance na mga pag-ulan sa umaga pero mawawala rin ito pagsapit ng tanghali, pagsapit ng hapon, mataas muli ang chance na mga pulupulong pag-ulan. At panghuli, sa atong mga ka-XO-nan din ha, sa Metro Davao, Sabado at Linggo, asahan po natin magiging maaraw naman ng umaga hanggang tanghali. Yun nga lang pagsapit po ng tanghali, posibleng umabot din sa 33 degrees Celsius yung ating maximum temperature.
Then sa hapon hanggang sa gabi ay mataas ang tsansa na mapulupulong pagkidlat pagkulog. Pagsapit naman ng Lunes, dahil dun sa possible na mga kumpul ng ulap due to ITCZ, magkakaroon ng mga kaulapan as early as morning at posible rin yung mga pag-ulan, nasasamahan pa ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon.